Diyos, sa awiting naon at namaya po ulit silang kabalik. At nais po muna natin magbahagi ng salita ng Diyos. At nawa po ay mapagpala kayo sa mensaheng ito, lalo-lalo na po sa aming mga kaibigan, mga kababayan na hindi palubos na nakakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang aming layunin na iparating sa inyo na meron pong nakalaang pag-asa ang ating Panginoon sa kabila ng maraming mga nagaganap na mga trahedya at mga krisis. Ang Diyos po natin ay buhay na hanggang ngayon ay nananawagan sa bawat sangkatauhan na sila po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Nais po natin bumasa ng salita ng Diyos na mababasa po natin sa aklat po ng Malakias Kapitulo 4. Sa Malakias 4, atin pong sisimulan sa talatang 1. Ganito po ang sinasabi ng banal na aklat. Sa wikang pangbansa, basahin natin, Brother Edward. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagbiningas na parang puno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayamit, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pa hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit hula ni isang lamang. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng takwiran na may kadalingan sa kanyang mga pakpa. At kayo'y magsisilabas at magsisiloksong parang buya mula sa silungan, silaman. At inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging nabo sa ilalim ng mga tarampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatawid, bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo sa Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang pagbabalik loob ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Pagpalain po ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Nais po natin na pamagatan ang ating mensahe na The Great and Dreadful Day of the Lord. Ayon po sa talatang 5, sa kababasa lamang po ng ating kapatid, ay mayroong darating na kaarawan ng Panginoon na ito ay kakilakilabot. Ano po? Kung atin pong titingnan ang salitang dreadful day siya sa dictionary, ang ibig sabihin po ng dreadful ay causing great and oppressive fear. Ano po? Magdudulot po ito ng isang matinding takot. Isa pang kahulugan ay extremely bad, unpleasant. Ano po? Hindi po magiging kalugod-lugod sa tao. At isa pang kahulugan ay shocking. Ang buong mundo po, mga minamahal na kaibigan, kapatid, ay masasyak sa araw na yon. Dahil ito po ay isang kakilakilabot na pangyayari na kailanman di pa nangyari sa sanglibutan. Katulad po ng ating mababasa sa Matthew chapter 24, verse 21. Tunghayan po natin ang Matthew 24, verse 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon.
at hindi mangyayari kailanman. Yun po, meron pong isang malaking kapighatian na hindi pa nangyayari. At ito po ay mangyayari sa kasalukuyang panahon na ating ginagalawan. Kung kaya sabi po ng hula sa Malakias, mga kapatid, dumarating ang mga nagbiningas na parang hurno at ang lahat ng mga palalo at ang lahat ng mga nagsisigawan ng kasamaan ay parang magiging dayami na sila po ay masusunog. Ito po ay isang kagimbal-gimbal o kakilakilabot na pangyayari, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Ang alam po natin at ang tanging nasa isip at puso lamang po natin na ang Diyos ay isang Diyos na maibigin, isang Diyos na mapagpahinuhod, isang Diyos na mahabagin. Ang alam po natin, ang Diyos ay Diyos na mapagbiyaya at lahat po ng iyon ay totoo. Ngunit, ang salita ng Diyos din naman ay nagsasabi na ang Diyos din po ay Diyos ng kagalitan. Gaya naman po ng ating matutunghayan sa Apokalipsis 6. Ano po? Ang talata po ay 12 hanggang 17. Ibasa po natin ang malinaw sa Apokalipsis 6 mula sa talatang 12 hanggang 17. At nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tatlo. At nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umiting na gayang isang magaspang makayong buhok na maiting. At ang buong buwan ay naging gaya ng buhok. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa. Gaya ng puno ng igos na isinambulat ang kanyang mga bungang buhok pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalulong. At ang bawat bundok at pulo ay naalis kanilang pinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mga mayayaman, at ang mga kapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yugid at sa mga bato sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupusan ng lupang at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Amen. Dumating na po, ayon po sa huling talata, dumating ang dakilang araw ng kagalitan. Ibig sabihin po, mga minamahal na kaibigan, ang Diyos din ay pumahantong sa kuntong siya ay nagagalit. Kaya nga po, kung ating isa-isahin ang pagkabasa nito, mga kapatid, ito po ay isang kakilakilabot. Sapagkat dito pa lamang matutunghayan ng sanglibutan na maging ang langit ay nahahawi. Katulad ng isang libro na ini-scroll, pinupulupot. Ano po? At mga bituin sa langit ay nangahulog na parang bunga ng isang puno ng igos na isinasambulat at hinahampas. Ganun po katindi ang pangyayari na magaganap ayon sa hula ng Malakias 4. At magkakaroon po ng isang lindol, malakas na lindol, na hindi pa kailanman nararanasan ng buong mundo. Ano po? Sapagkat ang bawat bundok ay magiging patag. Ang bawat pulo ay maaalis sa kanilang kinalalagyan. Ganun po ang mangyayari sa sanglibutan ito. At ito'y tiyak na hula, mga minamahal kong kapatid at mga kaibigan. Ano po ba ang dahilan kung bakit dumarating ang puot at galit ng Diyos? Ito po ang dahilan sa Roma Kapitulo 2, ang talata po ay 5. Pansinin po natin. Roma Kapitulo 2, talatang 5. Datakwa, ayon sa iyong kaligasan,
nagsisisi ay nagtitipunta sa iyong sarili ng buot sa arawan ng kabuotan at pagpapakayag ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Amen. Yun pala ang dahilan. Ang Diyos po pala, ang mga tao po pala, excuse me, ay nagtitipon sila ng kabuotan na hahatakin ang Diyos sa galit. Sapagkat sabi po rito, ang kanilang puso ay hindi marunong magsisi at ang kanilang puso ay merong katigasan. Ano po? Ang tao po ay patuloy sa paggawa ng kasalanan. Ang tao po ay patuloy sa paggawa ng kalayuan. At ang Diyos ay magpapadala ng mga bagyo, lindol, upang sila ay gisingin at paalalahanan. At sila po ay pansamantala na lalapit sa Diyos, mananalangin sa Diyos. Ngunit pagkatapos po, napayapa na muli ang sanglibutan, muli silang babalik sa kanilang mga kalayuan at sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya sabi ng Biblia, ang kanilang puso ay mayroong katigasan na sila po hindi nagsisisi. Ang ibig kong sabihin ng salitang pagsisisi ay ang lubusang pagtalikod sa kasalanan. Ano po? Ngayon, ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin din naman hanggang sa ngayon. Kung kaya ang Panginoon ay patuloy na nananawagan po na ang tao ay magsisi sa kanilang kalikuan. Ngunit sadyang inihula na ng Biblia, kahit po sila binigyan ng panahon upang magsisi, ayaw po silang magsisi. Katulad ng sinabi po ng Revelation chapter 2, verse 21. Tunghayan po natin. At binigyan po siya ng panahon upang mapagsisi. At siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapin. Ayun po, binigyan siya, binigyan ang sanglibutan ng panahon upang magsisi. Ngunit, ayun niya po, ayaw siyang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Kung kaya ang Diyos ay naglaan ng isang araw, isang panahon na kakilakilabot na doon daranasin ng mga tao ang isang matinding kahirapan at kamatayan dahil po sa kasalanan ayaw nilang talikuran. Ang tunay po na pagsisisi na hinahanap ng Diyos ang lubusang layuan, ang tinatawag na gawa o pita ng laman. Ano po ba itong mga gawa ng laman na sinasabi na dapat pong talikuran ng bawat tao? Galacia Kapitulo 5, asahin po natin sa talatang 19. Ito po ang mga pita ng laman na dapat layuan. At sino man na gumagawa nito ay hindi kailanman magmamana ng kaharian ng Diyos. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibubuo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hitwang pananampalataya, mga kapanatilihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay ating ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aming pagpapaalala ng una sa inyo. Ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi ra po magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ayaw nilang lumayo sa gawa ng pita ng laman. At ang Diyos ay galit. Ano po? Sa pagkakaalitan, sa kapanaghilian, sa paglalasing, sa kalayawan, siya po'y nagagalit sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa mga pangkukulang, lalong-lalo na po sa mga pakikiapid at mga karumihan. At ito po'y laganap sa ating panahon, mga kapatid. Nais ng Diyos pukawin niya ang bawat tao na nabubuhay pa sa ganitong kalalagayan. Amen! Now, minumungkahi po ng tao ang Diyos o pinuprovoke ng tao ang
ang Diyos sa galit. Kaya nga po, isang matinding galit ang nakalaan ayon sa Malakias 4 sa ating binasa kanina. Ngayon, kung atin pong titingnan, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito na tinatawag na dreadful day? Sa paanong paraan mangyayari? Basahin po natin ang 2 Pedro, Kapitulo 3. Ano po? Matalata ay Jess. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking hukom. At ang mga bagay sa langit ay magpupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ganun po katindi ang mangyayari. Pati ang mga gawang nasa lupa, mga bagay na nasa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Kailan po ito? Kapag dumating ang dakilang araw ng Panginoon. Kailan po yun? Sabi po ng Biblia, siya'y dumarating gaya ng magnanakaw. Alam po natin ang magnanakaw ay dumarating ito sa oras na ang tao ay nasa isang mahimbing na pagkakatulog. At ang mundong ito ay nasa isang mahimbing na pagkakatulog sa paggawa ng kasalanan. Kung kaya nais ng Diyos na pukawin ang bawat isa ngayon sa ganitong paraan po ng aming pangangaral, nais po namin ipaabot sa inyo, kapatid, kung sino ka man, nasaan ka man, kung ikaw man ay nakapanood sa programang ito, naway ang programang ito ay magbigay sa iyo o ito ang maging daan, maging pintuan upang hanapin mo ang daan patungo sa ating Panginoon. Now, mga kaibigan, hindi niya nais, hindi nais ng ating Panginoon na ikaw ay madamay sa isang matinding galit na magagana sa mundo ito. Kung kaya ito po ang sabi po ng 2 Pedro 3, talatang 9. Hindi mapagpaliba ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinakalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapatama, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Amen. Hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Umadamay sa isang matinding galit at kakilabot sa kaarawan na yun. Ano po ang nais niya? Lahat po tayo ay magsisi. Now, mga kapatid, ang Diyos ay nangako na bago dumating ang araw na ito na kakilakilabot, isusugo niya muna ang isang Elias. Ano po ang misyon ng Elias na ito? Ang sabi ko ng Malakias 4, balikan po natin ang Malakias 4. Ano po? Sa talatang 5 at 6. Meron pong misyon ang Elias na ito. Pagpatuloy natin, Brother Edward. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang pagbabalik ng loob ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga ama sa kanilang mga magulang. Baka ako dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Bago saktan ang lupa ng sumpa, darating muna si Elias. Kainan, sa panahong ito, sa panahon mo, sa panahon natin, sa panahon ng epidemya na ito na nangyayari, merong Elias na isinugo ang ating Panginoon upang ang bawat nalayo sa kanya ay muling magbalik loob. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po ay ating ipagpapatuloy kung sino ang Elias na ito. Dumating na ba ang Elias na ito? Ano ang ginawa ng Elias na ito? Yan po ang ating pagpapatuloy sa susunod po na ating pamamahayag. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, pagpalain mo po ang iyong mga salita na nahihasik, lalo-lalo na po sa mga kapatid, kaibigan namin, mga kamag-anak namin,
na hindi ka pa lubusang tinatanggap bilang isang tagapagligtas. Makilala po nawa nila na mayroong isang mensahe sa panahong ito na aagaw sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Sa iyo po ang papuri, pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus Kristo, ito po'y ating dalangin. Amen. Muli po, tayo makikinig ng isang awitin, pamuling awitin, na tinatawag po muli ang ating mga awit. Naway, sumaybayan po ninyo ang susunod na maikling programa habang kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kung kayo po ay nanonood ng iba't ibang klaseng panoorin sa social media, naniniwala po ako sa mga anak ng Diyos ay mas bibigyan nila ng pahalaga ang ganitong mga